At para diretso nang sagutin ng ating mga tanong at ilang maiinit na issue kaugnay niyan, makakasama natin ng live si Congresswoman Leni Robredo sa ating segment na Yes or No. Magandang gabi, Congresswoman Leni. Magandang gabi sa inyo lahat. Unang-una na. So, ibig sabihin, hindi na kayo tatakbo bilang bise ni Mar Rojas? Well, hindi naman talaga siya kasali doon sa mga opsyon. Talagang yung opsyon lang kung magre-re-election ako o susubok sa Senado. Nagkaroon kasi ng Leni Robredo for Vice President movement, hindi po ba? Pero ano kasi yun eh, hindi napapag-usapan na seryoso. Parang lahat ito pag-uudyok, lahat pagkukumbinse, lahat biro. Pero walang seryosong inupuan para pag-usapan na maayos. Ano yung pinakadahilan kung bakit ayaw nyo ng, kumbaga, sarado yung opsyon na yun? Kasi palagay ko yung VP, parang masyado siyang mahalagang posisyon, masyado siyang malaki. Masyado malaki para sa isang katulad ko na nagsisimula pa lamang. Dalawang taon pa lang naman ako public servant. Parang yung lahat na karanasan ko before ako naging congresswoman, by osmosis lang lahat. Dahil sa asawa ko na matagal na nanilbihan. Pero yung karanasan ko mismo halos dalawang taon pa lang. Mm-hmm. Palagay ko yung vice presidency napakalalim at napakalaking responsibilidad. Mm-hmm. Na baka mas kailangan doon isang tao na mas mahaba na yung karanasan, mas malalim na yung pagkaintindi. Mm-hmm. Kung pwedeng kumambyo ng konti, naging mainit na issue yung INC na issue o kontrobersiya. Ano ba ang inyong position dyan? Kasi kayo ba'y naayon sa sinasabi nilang separation of church and state na hindi dapat nang pakialaman ni Justice Secretary Laila De Lima yung internal conflict nila? Hindi ako naniniwala kasi yung separation of church and state kasi sa constitution parang iba naman yung gustong sabihin. Parang yung gustong sabihin nun dapat yung pamahalaan natin hindi nagtatakda ng isang relihiyon para sa lahat. Hindi nagpapabor sa isang relihiyon lang. Kailangan patas yung pagtingin niya sa lahat na relihiyon. Palagay ko iba naman yung issue nung yung nakaraang kontrobersiya. Pero sa akin lang araw-araw kasi parang balancing act yan parate para sa gobyerno. Maraming mga karapatan na kailangan mong balansehin. Yung karapatan ko, parang obligasyon ng gobyerno pangalagaan yun na yung proper exercise nun. Pero in the same manner, yung limitations nun dapat hindi din nakakasagabal sa iba. Mm-hmm. Kaya tayo may batas kasi yung batas yung magbibigay ng framework para mabigyan ng pagkakataon yung lahat para mabalanse yung pag-exercise ng mga karapatan. Mm-hmm. Balikan ko lang yung sa alok ng pagtakbo as VP. Ulit namin, no? Kanina nabanggit mo na hindi pa naman 'to na pag-uusapan ng formal, ano? Pero meron bang puwang sa posibilidad na ito ay pag-usapan at least before the elections? Palagay ko parati siyang posible. Mm. Parati siyang posibleng pag-usapan kasi lumitaw na nga. Pero kung ang tanong kasi isa ba siya sa kinokonsider ako ngayon na option? Hindi talaga. Parang, sa ngayon. Uh-huh. Parang wala siya sa horizon. Uh-huh. Dahil sa maraming bagay. Sinabi ko na kanina na palagay ko parang masyado siyang malaki para sa isang katulad ko. Mm-hmm. Pangalawa, ayaw talaga ng mga anak ko. Yung pag pinag-uusapan lang siya kahit ina-assure ko sila na hanggang balita lang yan, parang nakaka-stress talaga sa kanila. Mm-hmm. Pangatlo, kailangan kasing i-consider din yung distrito ko. Hindi pwedeng basta-basta lang iwanan. Parang klaro sa akin kung bakit ako pumasok. Na hindi naman dahil merong lang pagkakataon na mas mataas. Parang kakalimutan na lahat. Isang bagay to na kailangan pag-usapan ng matagal. Hindi siya pwedeng madalian. So kung hindi kayo, meron ba kayong napupusuan na yung sa tingin nyo ay may potensyal na tumakbo as vice president ng administration? Alam mo, parang napakarami naman. Dati lumitaw yung pangalan ni Governor Vilma. Mm-hmm. Palagay ko, okay siya. May lumilitaw na pangalan ni Senator Alan Peter. Mm-hmm. Yun, recently si Justice Laila De Lima. Palagay ko sila lahat mas mahaba at mas malalim yung karanasan kesa sa akin. Mm-hmm. Okay. So, dun sa tatlo, sino yung gusto mo? Naku, mahirap. Okay. Hindi, ito, kasi ngayon number 23 po kayo sa Senate surveys. Sabi nila. Sabi nila. Mm-hmm. Oo. Ano po ang magic number
na dapat maabot nyo para mag-desisyon po kayo, o sige, tatakbo kong Senado? Palagi ko dapat medyo malapit-lapit sa 12. Oo, okay. Kasi yung pipiliin lang naman 12, di ba? Parang yung sabi kasi sa akin, kasi hindi ko personal na nakita. Oo, yung survey. Hindi pa kayo nagpapasurvey, wala pa. Wala naman akong pera mapapasurvey. Okay. Kaya parang nakikibalita lang sa iba. Pero yung sabi nila, mababa yung awareness ko. Yung awareness ko daw mababa, hindi ko nga masyado naiintindihan yung mga awareness, conversion, etc. Pero yung sabi nila, kaya ngayon medyo umiikot naman ako. Yung lahat na imbitasyon, kung kaya lang naman pagbigyan, basta hindi nakakasagabal sa trabaho, pinagbibigyan. Kasi sabi nila, parang kailangan mo din i-test yung waters. Hindi tataas yung awareness mo kung hindi ka naman mag-ikot. So ngayon, meron pa namang isang buwan. Masipag naman ako maglakad eh. Masipag ako maglakad. Pag may pagkakataon po, pinupuntahan ko. Gaya kaninang umaga, galing ako sa Kidapawan City. Naimbitahan ako na maging guest of honor sa kanilang foundation day celebration. Yun yung ginagawa ko. Pag walang pagkaya na hindi ko mamimiss yung session ng Congress, hindi mababawasan yung oras ko for constituency work, pinupuntahan ko. Okay. Kung i-offer ka na maging sa slate ng LP, popondohan ka, walang gastos sa'yo, isusugal mo ba yun? Ang Senado na posible kang matalo, pero sa Kongreso, 95% panalo ka na. Pero wala naman sigurado sa buhay, di ba? Yung buhay parating sugal. Eh. Pero ano yun? Siguro susubukan, basta yung numbers ko parang encouraging. Pag masyado namang malayo, doon na lang ako sa amin. Mas mabuti din yung sigurado masigurado yung pagkakataon na makatulong ka ulit kaysa napakahirap nung risk. Pahabol ko lang, no. Binanggit nyo na ang kaso ni Jesse Robredo hindi tulad sa kaso ni Grace Poe. Oo. Citizenship issue. Yeah, citizenship. Iba talaga. Kasi yung kaso nung asawa ko, parang sinasabi nung yung accusation na Chinese citizen daw yung asawa ko kasi hindi siya nagpa-naturalize. Kasi yung tatay niya, yung allegation, was a Chinese citizen. Pero na-prove naman yun na hindi. Yung kaso yata ni Senator Poe, iba naman. Yung kaso niya, parang yung question din, at one point in her life, nag-renounce kasi siya ng Filipino citizenship. Yung asawa ko, hindi naman dumaan sa ganon. Parang yung asawa ko naman, never in his life na nag-renounce siya ng citizenship. Parang ang kine-question dun sa asawa ko, yung citizenship ng tatay niya. Kasi yung tatay niya, full-blooded na Chinese, pero born in the Philippines. Kaya ibang-iba talaga yung premise nung question sa citizenship. So, hindi nyo nagustuhan na kinumpara niya yung hindi situation? Hindi naman. Actually, wala naman akong parang wala akong judgment, walang anything. I was just asked to comment on the statement. Kaya clarify ko na iba. Mm-hmm. Iba yung issue. O dito po sa mga susunod na tanong, yes or no lang pwedeng sagutin. Okay. Katanggap-tanggap ba sa inyo ang halimbawang hiling ng INC na magbitiw si Justice Secretary Laila De Lima? No. Sa inyong tingin, magiging malaking issue ba laban sa mga kandidato ng administrasyon ang hindi pagpasa ng FOI bill? Yes. Naging matagumpay ba ang administrasyong Aquino sa pagpapatakbo ng ating bansa? Yes. Hihilingin mo ba ang suporta ng INC sa iyong pagtakbo sa 2016? Kung tatakbo ako, hihilingin ko naman yung suporta ng lahat, hindi lang ng INC. Iibahin ko lang to, ha. Kung napatunayang nag-renounce at one point si Senator Grace Poe, dapat pa ba siyang tumakbo ng Pangulo ng Pilipinas? Papalagay ko mahirap. Kasi, yes or no lang eh. Oo. Ano nga yung patanong? Kung halimbawa napatunayan na nag-renounce si Senator Grace Poe at one point, okay, karapat dapat pa ba siyang tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas? No. Kung pinagbigyan ang bill petition ni Senator Enrile for humanitarian reasons, dapat rin ba pagbigyan si dating Pangulong Arroyo? No. Ito naman, mula sa ating mga netizens, sa FB account ni Rovi Ferrer, sino ang nais mong suportahan bilang susunod na mayor ng Naga City? Ang incumbent ba o ibang kandidato? Yung incumbent. Ah, okay. Malinaw yon. Malinaw. All right.
May pahabol pa ba tayong tanong? Okay na. Oh, okay. Hindi, oh, kanina kasi. Nung kanina kasi si ma'am, yung tungkol dun sa, ano, sa mga vice presidential candidate, hindi mo nabanggit yung pangalan ni Senator Grace Poe. Oh, kasi isa rin siya sa mga sinusuyo daw, no, ng administrasyon na tumakbo as running mate. Ikaw ba, sang ayon doon? Oo. Matagal ko namang sinasabi na na mas maigi sana kung pumayag si Senator po na siya na lang yung mag-vice president kay kay Secretary Mar para hindi na maghiwa-hiwalay. Pero hindi mo nga nabanggit. Oo nga, intriga. Medyo nagpa-frontal. Parang sa tingin nyo ba, ano, hindi na talaga wala ng pag-asa yung ganun? Sabi nga siya, sabang may buhay, may pag-asa. Kami naman na nasa LP, umaasa pa din na... Although admittedly parang lumalabo, pero hindi tayo nawawala ng pag-asa. Siya pa din yung preference. So talagang walang formal na pag-uusap between you and the administration? Talagang wala talaga. Pero alam nyo, yung sinasabi ng iba, kung tatakbong senator, parang vice president, national ano post na rin yun eh. Bakit hindi, kung kinoconsider nyo yung Senate, ba't hindi yung vice president? Anong pagkakaiba? At bakit magagalit ang mga anak niyo pag vice pero senador hindi? Hindi, actually pati senador. Ah, galit din sila. Okay. Parang sinasabi nila sa akin na alam niyo wala nang tiwala sa akin yung mga anak ko. Kasi nung magko-Congress, yung pagtakbo ko ng Congress, nagsabi din ako sa kanila hindi ako tatakbo. Tapos parang hindi ko tinupad yung usapan. Tapos ngayon sinasabi nila, hindi na nga kami nagreklamo. Na tumakbo ka, pero yung understanding parang one term lang yata. Tapos ako naman, pakiramdam ko kung re-election mas tanggap nila. Pero yung national post ayaw. Parang hindi ko alam kung natatakot o naaawa sila sa akin. Ang pakiramdam kasi nila mag-isa lang ako. Walang susuporta, wala na akong asawa. Talagang sila lang yun nandyan. Parang iniisip nila na baka mahirapan. Well, abangan natin ang susunod na survey. Yeah. Maraming, thank you. Maraming salamat. Congresswoman Leni Robredo.